Magandang araw po sa ating lahat. Naimbagnal daw kanya tayo amin. Umpisan natin ang discussion about induction motors, pero bago tayo mag-solve ng mga problems, pag-aralan muna natin saglit ang principle ng induction motors. Napakadaming gamit ng mga electric motors sa mga industries, factories, buildings, sa ating mga bahay, sa mga construction, barko, power plants at madami pang iba. Sample po dyan, cranes, hoists, pumps, lathe machines, drilling machines, conveyors, exhaust fans, blenders, fans, coconut grater, compressor. Ang mga factories, madami pong electric motors na ginagamit, maski sa mga spaceship, dahil kailangan nila ng mga madaming equipment to automatically open or close doors, pump ng fuel, water, air, etc. Basta merong mga movements na rotation, turning, up, down, forward, backward, etc. Pero hindi lamang po mga electric motors ang ginagamit, syempre, dahil meron din tayo mga hydraulics, pneumatics, even steam. Ngunit still, sa mga hydraulics, pneumatics at steam, gumagamit pa rin sila ng mga electric motors. Upang umandar ang mga electric motors, kailangan ng magnetic field mula sa mga magnetic poles, north and south. At kailangan din ng electric current sa armature nito. There are two ways on how current is transferred sa armature ng mga motors, either by conduction or induction. Sa conduction type, ang electric power is conducted directly sa rotor gamit ang brushes at commutator. May mga wires na konektado mula sa external power source na dadaan sa brushes, pagkatapos sa commutator, and finally, pupunta na ang power doon sa may armature nito. Ibig sabihin, ang mga electric motors na merong commutator ay mga conduction motors, gaya ng mga DC motors at mga universal motors. Sa ibang topic po natin pag-usapan ang principle ng mga universal motors, dahil madalas natin makikita ang mga universal motors sa mga power tools gaya ng mga power drills, angle grinders, circular saw, routers at iba pa. Dito naman tayo sa induction motor. Pagdating sa kanyang construction, hindi gaya sa conduction motor, ang mga induction motors ay walang commutator, although nandyan pa rin kanyang rotor, yung kanyang armature, yung kanyang shaft, mga bearings, yung dalawang end belts nito, driving end belt saka yung non-driving end belt. Madalas naman po kung merong fan yung electric motor, nakalocate po siya dito sa may non-driving end belt. Hindi po lahat ng mga electric motors merong fan. May mga open motors na meron or walang fan. Although mas madalas tayong makakita ng mga motors na merong fan. May pagkakaiba ang induction motor pagdating natin sa ating mga stator winding, maski dun sa construction ng kanyang armature. Tignan po natin ang difference ng stator ng induction motor at ng DC motor. Sa DC motors, makikita natin na ang mga field poles nito ay separated sa isa't isa. At sa mga poles po, makikita natin dito yung kanya-kanyang mga field windings. At merong permanent locations ang mga north and south poles nito. Halimbawa, kung ito yung north, nandito naman yung kanyang south. Ito ay north at nandito naman yung kanyang south. So pares-pares lang po yan. Dito naman sa induction motor, makikita natin na iba ang construction ng stator nito. Gawa ito sa cylindrical laminated slotted core. Hindi po gaya sa DC motor na magkakahiwalay ang mga field poles. Dito naman po sa mga slots ng iron core nito, nakalagay ang mga stator winding or field windings. May pagkakaiba sa arrangement ng stator winding dito. Hindi po sa katabing slot umiikot ang winding nito. Kung papansinin po natin, dito po sa ibang slot na punta yung kabilang coil side ng winding. Anyway, hindi na po natin thoroughly i-discuss yun dahil depende sa design ng motor na yun. Tignan po natin dito sa representation ng stator ng induction motor. Representation lamang po ito ng mga windings at poles sa isang three-phase induction motor. Dahil kung babalikan natin ang actual winding at stator core dito, iba po ang construction niya talaga. Ang figure na ito ay representation lamang upang madali nating maintindihan. Three-phase po ito kaya meron tayong A, B, C, phase A, phase B, and phase C. Mapapansin din natin na ang kaparter ng each winding ay nasa opposite side nito. Nandito yung isang winding ng phase A. At yung kabilang winding naman niya ay nandito. Magkatapat po yan, ganun din po sa phase B at saka dun sa may phase C. Upang magkaroon ng north at saka south ang mga ito. Ngunit dahil meron tayong alternating current, nag-iiba-iba po ang location ng mga north and south magnetic field.
Ngunit explain natin ang nangyayari talaga sa loob ng stator ng three-phase induction motor based from the sine wave of a three-phase power supply. Dahil alam natin na sa three-phase supply, ang phase A, phase B at phase C ay displaced sa bawat isa ng 120 electrical degrees. Halimbawa po, ito yung phase A. Ang phase B naman, itong yellow. At yung color blue, ito naman po yung phase C. Or phase 1, phase 2, phase 3. Balikan natin ang figure na ito at i-relate natin ang location ng north and south ng bawat phase based on the sine wave. Ang consideration natin ay umaandar na ang motor. Dito tayo sa time when phase A is at 0 degrees. Ito po yung phase A, yung red. At nag-umpisa po tayo dito sa may 0 degrees. Since walang voltage ang phase A, naka-0 po siya, theoretically, walang polarity na madedevelop sa iron core nito. Sa phase B, itong green, sa may angle 0, nandito po yung kanyang value. Naka-negative po siya. Depende dun sa direction ng winding. Halimbawa po dito, sabihin nating south pole ang mapuproduce sa kanya. Ibig sabihin, doon sa kabila, north po yan. Dito naman sa phase C, itong blue, nandito po siya sa may positive. So let us say na ang mapuproduce na sa kanya ay north magnetic field. So doon sa kanyang kabila, south naman po yan. Pagdating natin dito sa 90 degrees, ang phase A ay nandito na sa may positive value. Ang polarity na neto ay north. Siyempre doon sa kabila, magiging south po yan. At kung i-analyze natin yung phase B at saka phase C ay nandito po sa negative, ibig sabihin, south po yung mga puproduce na magnetic field dito. At dun sa kanilang opposite sides, north na po yung mga yan. Kung dito naman tayo sa area na ito, ang phase A ay positive pa rin, so north pa rin siya. Ang phase B napunta na rin po siya dito sa may positive, so north tayo dyan. Habang yung phase C, nandito pa rin po siya sa may negative, so south pa rin po yan. Then observe naman po natin yung mga nandito sa kanilang opposite windings. Yung kay phase A na north dito, syempre south po dyan. Yung phase B dito, north na, so south pa rin po dyan. Itong phase C, south po dito, so ibig sabihin, north po dito sa kabila. Dito naman tayo sa area na ito. Ang phase A, nandito po siya sa may negative. So south po ang lalagyan natin dyan, sa kanyang kabila ay north. Kay phase B at saka phase C, nandito po silang pareho sa may positive. So meron tayong north-north dito. And of course, dun sa kanilang kabila, meron nang pong south sa mga yan. And last, dito sa may area na ito, ang phase A saka phase B, nandito po sila sa negative, kaya south ang lalagyan natin dito sa kanila. While they're opposites, north na po ng mga yan. Dito naman sa phase C, positive po siya. Ibig sabihin, meron tayong north dito, at sa kanyang opposite, meron tayong south. Kaya kung i-analyze natin dahil sa arrangement ng mga windings ng phase A, phase B at phase C, at dahil sa alternating current ang dumadaloy sa stator winding, masasabi natin na umiikot ang magnetic field nito. Or tawag dyan, rotating magnetic field. At mapapansin din natin na magkakatabi-tabi palagi ang mga poles na nagpuproduce ng north, ganun din ang mga south. Halimbawa po dito, nandito po yung tatlong north, nandito rin po yung tatlong south, magkakatabi po yan. Sa 90 degrees, nandito naman po magkakatabi yung north, na magkakatabi naman po yung south. Sa area na ito, still magkakatabi pa rin po yung north at saka yung mga south. So ganun din po dun sa iba, kung papansinin natin maigi. At dito sa sample natin, umiikot in a clockwise direction ang magnetic field nito. Ang principle ng rotating magnetic field ay halimbawa ang portion na ito ng stator core magiging north or south pole depende kung positive or negative cycle ang dadaloy na current sa winding nito. At dahil sa AC ang dumadaloy dito, merong paglakas at paghina ng magnetic field nito. Lumalakas, humihina, lumalakas, humihina. Hindi gaya sa DC na constant ang lakas ng magnetic field ng mga poles. At hindi rin umiikot ang magnetic field ng mga DC motors, hindi gaya po dito sa induction motors. Dito naman tayo sa rotor ng induction motor. Iba din ang construction nito doon sa rotor ng DC motor.
At meron tayong dalawang klase ng construction ng rotor dito, namely yung squirrel cage at yung wound rotor. Sa problems about induction motors, madalas na ma-encounter or na-encounter na natin ang mga squirrel cage induction motors. Pero meron sa atin, hindi naman talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng squirrel cage. Dito muna tayo sa squirrel cage na rotor. Ito yung mga sample ng design ng laminated armature cores. Again, sheeted and laminated upang ma-minimize ang eddy current dito. Ito naman yung assembly mismo ng armature. At mapapansin po natin dito na wala itong commutator, hindi gaya po sa mga DC motors. So why is it called squirrel cage? It's because katulad ito ng pinaglalaruan ng mga squirrel sa kulungan. Although may mga makikita din tayo mga hamster na naglalaro dito. Cage rotor po ang original na tawag dito dahil mukha po siyang kulungan. Ang tawag naman po dito ay running wheel. This is an early squirrel cage, so yung kulungan naglalagay talaga sila ng running wheel. Anyway, sa construction nito, it is often made up of aluminum. Pero ang copper ginagamit din naman sa rotor ng mga induction motors. Aluminum rotors are lower in cost than copper bars. Pero depende sa application ng motor kung gagamit ba ng aluminum or copper rotor. Another thing sa design nito, kung papansinin natin, ang mga conductors dito ay nakaslant. Hindi ito nakaparallel doon sa may shaft. Dahil sa construction na ito, mas smooth at quieter ang operation ng mga induction motors. Dahil isa yun sa mga properties na dapat meron ang mga motors. Oo, merong mga maiingay na motor, pero kung hindi ganito ang construction, siguradong mas maingay ang mga yon. Lalo na sa mga malalaking electric motors. But on its category, masasabi na nating smooth ang performance nito. Dahil naka-slant ang design ng mga conductor bars na nandito. Nakakabawas din ng power losses ang ganitong design sa mga induction motors. Nandito naman ang mga end rings nito, magkabila po yan. Gaya din po dito, magkabila ang end rings po yan. Etong isa, meron po siyang mga cooling fins for cooling purposes. Dito, wala po siyang cooling fins. At kung papansinin natin maigi, dito, ang mga conductors nito ay shorted on both sides. Ang induced EMF dito sa loob ay umiikot-ikot lang sa loob ng rotor. Nako-convert na lang into mechanical energy yung electrical power na nadidevelop dito sa loob ng kanyang armature. Dito naman tayo sa isang type ng rotor, which is wound rotor. Makikita na natin ang mga winding dito, hindi gaya dun sa may squirrel cage motor. At ang mga dulo ng windings dito ay konektado sa mga slip rings. Ang mga slip rings ay konektado sa mga brushes papunta sa mga external resistors for speed control. For speed control, variable resistors ang ginagamit. Another application ng wound rotor ay magpo-provide ng high starting torque sa motor dahil kaya nga nating kontrolin yung kuryente na dadaloy dito sa loob ng rotor using yung mga external resistors. Ngayon, puntahan na natin ang working principle ng induction motors. Ito ay gumagamit ng principle of electromagnetic induction. Maihahalin tulad natin ang principle ng transformer dito sa nangyayari sa mga induction motors. Sa transformers, meron siyang primary at secondary winding that are insulated from each other. Ang primary winding ang sinusupply ng power. Magkakaroon na lamang ng induced EMF sa secondary winding ng transformer. Dito naman sa induction motor, ang stator winding ang considered as primary winding. Habang dito sa may armature sa kanyang rotor, ito naman ang i-consider natin as secondary winding. At wala po silang direct na contact with each other. Separated po sila sa isa't isa. Once na ma-receive na ng stator winding ang electrical power, magpuproduce na rin ang stator core ng magnetic field at ang magnetic field na ito ay sinabi natin kanina na rotating magnetic field. At dahil dito, ang armature ay makaka-experience ng lumalakas at humihinang magnetic field na nagpapalit-palit na north and south. At mabilis na nangyayari ito. Dahil dito magkakaroon ng induced EMF sa conductors dito sa rotor. Magfo-flow na rin ang current dito sa loob. Alternating current din po ang mai-induce dito sa kanyang rotor. Because of the flow of current, magkakaroon din ng electric field ang bawat conductor nito. Then magkakaroon naman ng interaction ng magnetic field produced by the stator
at ng electric field sa rotor nito, kagaya ng nangyayari sa DC motor na may interaction ng magnetic field at electric field, kaya nagkakaroon ng rotation ang rotor dito. I-consider po natin itong isang conductor ng rotor at sabihin natin it's under a south pole. Tapos sa conductor na ito, ang na-induce dito na EMF ay positive. At sabihin natin na ang rotation ng magnetic field or RMF ay clockwise, papunta po dito. Dito sa conductor, based on the right-hand grip, dahil meron tayong positive, ang direction ng electric field nito ay clockwise. Ang direction naman ng magnetic field natin, alam na po natin yan, it is from north going to south. At magkakaroon ng interaction ang magnetic field produced by the stator at yung electric field na na-develop dito sa kanyang rotor conductors. Dahil sa clockwise direction ng electric field dito sa may rotor, ipupush niya yung mga magnetic field dito sa kanyang left side. At kung papansinin po natin, naipon po dito yung magnetic field. At dahil dito, magkakaroon ng mas malakas na tension dito sa portion na ito compared dito sa area na to. And because of that, ang mangyayari po, dahil mas malakas po dito yung magnetic field, ipupush po niya yung electric field na ito dito sa may conductor, papunta po dito sa may right. Kaya iikot ng clockwise ang rotor gaya ng direction ng pag-ikot ng magnetic field. Dahil sabi natin kanina, ang rotation ng magnetic field natin ay dito sa may clockwise. Susundan at susundan po niya yung direction ng magnetic field dun sa may stator. Ngunit ang speed ng rotor ay mas mabagal compared doon sa speed ng rotation ng magnetic field. Ang main reason po dito ay ang pag-induce ng EMF dito sa rotor. Since meron tayong rotating magnetic field na tuloy-tuloy umiikot, ang induced EMF sa rotor ay nahuhuli. Kaya mas mabagal ang rotation ng mismong rotor compared dun sa speed ng magnetic field na sumusunod sa synchronous speed. Kung pareho kasi ang speed ng rotor sa magnetic field, walang mai-induce na EMF dito sa rotor. Therefore, walang electric field sa conductors dito sa rotor. Ibig sabihin, walang pag-ikot na mangyayari. Meron po tayong tinatawag na slip pagdating sa mga induction motors. I-discuss po natin yun sa ibang videos. Ipagpapatuloy po natin i-discuss about induction motors sa mga susunod na topics natin. Sana po meron po tayong natutunan at hindi po tayo nalito dun sa principle ng induction motor. Marami pa po tayong mga topics na i-discuss tungkol dun sa induction motors. Importante po mapag-aralan natin yung principle ng induction motor para mas maintindihan natin sa kanyang operation and maintenance. Muli po, sana po meron po tayong mga natutunan ngayon. Maraming salamat po. Naimbag na aldaw kanya tayo amin. Magandang araw po sa ating lahat.